Simulan natin ang pagbabalita sa eroplanong mahigit 2 araw nang hinahanap sa Isabela. Tingin ng pamilya ng mga pasahero nito, hindi kinaya ng eroplano ang nasa lubong na masamang panahon. Magbabalita si Jenny Dongon. Makapal pa ang ulap na magsagawa ng search and rescue operation ang Philippine Air Force kahapon para sa nawawalang Cessna 206 plane sa Isabela. 6 ang sakay nito nang lumipad mula Cagayan City noong Martes ng hapon, pero hindi nakarating sa Makunakon. Ayon sa Incident Management Team Isabela, natukoy na nasa loob ng 20-kilometer radius mula sa cell site sa Makunakon ang cellphone ng isa sa mga pasahero. Nag-ring po ang phone dahil tinawagan nga ng isang kamag-anak ng pasahero. Mm-mm. But wala po sumasagot. Mm-mm. So doon po nila natukoy after coordinating with the telecommunications provider. Sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ng HML na may-ari ng Cessna plane na higit 1 taon ang nasa kanila ang eroplano at ito ang unang beses na masangkot ito sa insidente. Maaari raw na may kinalaman dito ang biglang pagbabago ng panahon. Ito pong weather ng Sierra Madre Ridge, mabilis magbago. Pero before lumipad yan, pinibigyan po yan ng clearance ng CAF. Nasa air na po yung eroplano noong nagkaroon ng pagbabago. Ayon sa kaanak ng 4 na pasahero, sila ang unang inihatid ng Cessna plane sa Makunakon noong Martes ng hapon. Binalikan lang daw ang kanyang mga pamangkin at kapatid. Yun nga lang, sumama na raw ang panahon. 20 minutes lang nandito na kami. Kaso ma'am, naging problema po ma'am yung undahan na dumating na sinanong sila dahil maliit nga po yung plane. Ang mga pribadong eroplano gaya ng Cessna 206 daw ang inaasahan ng mga taga-Makunakon para sa mabilis na biyahe. Para kasi makalabas sa kanilang bayan ay aabutin ng 5 hanggang 6 na oras kung baylan. Sinubukan naming pasukin ang bayan mula Ilagan patungo ng Divilakan. Yun nga lang. Hindi na semento yung daan at napakapal na ng putik. Hindi na riligtas para sa atin na magpatuloy dahil met maya yung landslide sa mga kalsada. Pero magmula dito hanggang doon sa bayan ng Divilakan, katabi lamang na Makunakon, nasa 5 hanggang 6 na oras pa ang biyahe. Sa ngayon, problema rin ang signal ng komunikasyon sa Makunakon. Kaya gusto ng kaanak na mga nawawalang makalabas na ng bayan para makakuha ng update. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines naman patuloy na iniimbestigahan ang nangyari sa Cessna 206. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.